What's up mga kapong guys, sa video natin ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng mga remote control. Bago ang lahat, isang malupit na intro muna. Yun guys, itong video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-repair nito. Ito, TV plus remote control. Yan, nabuksan ko na. Medyo basag-basag na. Binabato-bato kasi ito eh. Ayan, binuksan ko ito pa gamit itong kutsilyo. Ayan, pwede nyo naman gumamit ng kahit anong pambukas para lang mabuksan yan. Naka-clip lang kasi naman ito eh. Ayan. Gusto ko sanang pakita na ayaw na umilaw niya. Umiilaw kasi yung LED light nito pag tinapat mo lang sa camera. Ayan, makikita nyo, ito yung board nya. Tapos ito yung IC. Ayan, ayan lang makikita nyo sa loob ng remote control. Ayan, ang napansin ko dito ay ito. Ayan, hindi makikita sa camera. Pero ayan, yung sa LED. LED na to. Ayan, ayan, ayan. Nakaangat na yung isa. Ayan, yung isa okay pa. Yung isa nakaangat na. Bali, kailangan nating hinangin to. Ang problema, nabasag na pa yung pagkakakabit niya papunta din sa may PCB board. Tapos ito yung IC. Tingin ko wala naman siyang problema. Ito yung kabitan ng battery. Basag ito naman yung isa pang kabitan ng battery. At okay naman siya. Wala namang, hindi naman siya kalawangin. Ito lang nakikita kong problema. Pag mag-check kayo dito, dapat titingnan nyo din yung connection ng battery. Yun, simulan na natin hinangin to. Yan, kung gagamit kayo ng panghinang, ito 60 watts to eh. 60 watts or 30 watts ata to. Yan, ito yung LED. Kung hindi pa kayo marunong maghinang, try nyo lang. Madali lang naman to. Wala tayong mga improvised lang yung kagamitan natin. Ayan. Para na mahinang natin to, kailangan kaskasin natin tong PCB board na to. Papalabasin natin yung copper nya para makabitan natin ang LED kasi nakaangat na to eh. Natanggal na yung pagkakabit sa copper. Hanap tayo ng pangkaskas at tingnan natin kung anong pwede kong gamitin. Sa may mga makikita naman kayong mga video ng iba pang pagre-repair ng remote control. Pero ito sa akin, iba, ito yung naiiba kasi ito, kailangan mo siyang kaskasin to. Kasi yung natanggal na yung connection niya sa copper eh. Kaya kailangan gumawa ka uli ng connection na bago. Yan, ito gamit ko parang ayaw eh. Kaya pag ayaw pa rin, papalitan ko na to. Yan. Dahan-dahan lang yung kakaskasin, baka mamaya matanggal yung buong copper. Pag natanggal nyo, ano kasi yan, pintura lang yung green na yan eh. Tapos pag kinaskas mo, lalabas yung copper. Ayaw nito. Hindi matanggal basta. Gamitan ko na ibang gamit. Yan, ito. Cutter. Blade cutter na. Para mas mabilis. Hindi matanggal din eh. Yan. Ito din oh. Titingnan nyo yung connection ng ano ah. Dito kayo siya. Doon lang sa may parts na nandun yung paanong isang LED. Doon lang inyo yung yun lang yung kakaskasin nyo. Hindi pwede sa ibang parts ah. Doon lang sa may ano niya, kumbaga
doon siya nakakonect sa line na yun. Yan, lumabas na yung copper nito, hinangin ko na siya. Yan, siguro, ayan, napansin nyo, pinainit ko muna yung aking pangalan nito, soldering iron, bago ginamit. Ganun ang tamang paggamit, soldering iron sa mga hindi pa marunong maghinang, ganun lang yung gagawin nyo. Yan, tapos saka nyo sosolderan. Magkagandahan lang dito sa 60 watts or 40 watts ata to. Mabilis siyang makapagpas solder. Yan. Medyo ang ginawa ko dito, ginagawa ko dito parang ginagawan ko ng parang tulay na magdudugtong yung paanong LED saka dun sa kiniskis kong parts ng copper. Sobrahan na ako sa solder. Ayan, pansin nyo, hindi ako masyadong marunong mag-solder. Hindi ganong bihasa, pero nakakapagpadikit naman. Matatapos na to guys, konti na lang. Yan, okay na to. Yan, papakita ko anong ginawa ko. Ayan, parang lumaki yung pagkakasolder ko. Pero para ano yan, dun sa kinisimula sa kiniskis ko, pinagdugtong ko yung paanong diode, anong LED. Yan, kita nyo. Tapos yan, bubuhayin ko na lang to, tapos tetestingin ko. Sa kung iilaw pag nakatapat sa camera ng cellphone, doon mo lang makikita to eh pag nakatapat sa camera ng cellphone. Magagawa niyo to sa mga ano, kalimitan pag yung nangyayari to sa mga remote na ano eh, kahit connect niyo na yung battery pati itong mga spring na to na connection ng battery, connect niyo na siya, meron bago naman yung battery ayaw pa rin. Minsan ito ang problema yan sa LED na yan, na yun nga naputol na yung kabitan niya. Yan, testingin ko ng ganito lang, tingnan natin kung iilaw. Yan, nailaw siya pero hindi kita, kailangan madilim ata, ayaw ah. Hindi makita kasi maliwanag. Dilema natin. Meron siyang maliit. Mahina lang. Siguro, kailangan, ayan, napansin nyo. Kailangan siguro buuin muna natin to. Remote na to. Ayan, nabuo ko na. Ang bubuoyin ko na. Yan, buo na siya. Tingnan natin. Yan, nakikita nyo. Umiilaw. Medyo mahina lang. Pero nailaw siya. Testingin natin siya sa TV. Kung pwede na siya. Yan. Testing natin. Yan, okay na siya. Gumagana na siya. Nung una, ayaw talaga. Walang ano talaga. Kasi sira nga yung paanong LED niya. Hanggang dito na lang tong video na to. Please like, share, and subscribe. Sana may natutunan kayo. Peace out.